The Holy Bible. Reading plan, Tagalog version. The Holy Bible. Genesis chapter 1 and 2. Psalm chapter 19. And Mark chapter 1. Genesis. Ang paglikha. Unang kabanata. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag, at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi, at nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito ay tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi, at magsilbing palatandaan ang pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig, at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig, at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. At binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo, at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin.
At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. Ikalawang kabanata. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Si Adan at si Eva. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay. Dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsangasanga ito sa apat na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango na Bdellium at ang mamahaling bato na Onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Kush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae, dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. The Book of Psalm chapter 19, Salmo 19. Ikalabing siyam na kabanata, ang kadakilaan ng salita ng Diyos.
Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umaga'y sumisikat ang araw, na parang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila ng may galak, o katulad din ng isang manlalarong kampiyon sa takbuhan na nasasabik na tumakbo. Ito'y sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran, at ang kanyang init hindi mapagtataguan. Ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian. Kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. The Book of Mark. Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Marcos. Unang kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinabi ng Diyos sa kaniyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Maririnig ang kaniyang sigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kaniyang dadaanan. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya, may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, at hindi man lang ako karapat dapat na maging alipin niya. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu. Ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth, na sakop ng Galilea, at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu, tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. At noon din ay pinapunta siya ng banal na espiritu sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. Tinawag ni Jesus ang 4 mangingisda. Na mabilanggo si Juan na tagapagbautismo,
Pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita." Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Nagahagis sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang dalawang anak ni Zebedee na sina Santiago at Juan na nag-aayos ng kanilang lambat sa bangka nila. Agad silang tinawag ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang ama nilang si Zebedee at ang mga tauhan nila at sumunod kay Jesus. Ang taong sinaniba ng masamang espiritu. Pumunta sina Jesus sa Kapernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may awtoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniba ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, "Tumahimik ka at lumabas sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila." At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Maraming pinagaling si Jesus. Mula sa sambahan ng mga Hudyo, pumunta sina Jesus sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama pa rin nila sina Santiago at Juan. Nakahiga noon ang biyanang babae ni Simon dahil nilalagnat. Sinabi agad nila ito kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang may sakit. Hinawakan ang kamay nito at ibinangon. Piglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya sina Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Nangaral si Jesus sa Galilea. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Hinanap siya ni na Simon at ng kanyang mga kasama. Nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan para makapangaral din ako roon dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa mundo." Kaya nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinaniba ng mga ito. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, "Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan, "Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantarang makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kaya roon na lang siya nanatili sa mga ilang, pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar.
subscribe, and share. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all.